Ngayong araw ay magre-react tayo sa mga reaction video sa Facebook. At ito ang una. Pasok ato. Napapanot na kalbo na naman ang natagpo ang tangkang. Parang nagfi-feeling super saiyan na naman sa kalsada. Putak. Kalbo na naman, guys. Kalbo. Puta, pinababa. Putangin na, guys. Nakita nyo yun? Naglabas ng pahaba. Sure ako yung ano yan? Dildo? Putang ina mo. Dinuro. Parang nagtatanong, guys, yung sa ano, sa school. Pag grade 1. 1 plus 1. Sagot. Sorry nga eh. Puta, sagot. Sumagot ka. Hindi ka sasagot? Utang gina ba ako? Alayo na ayo. Mabilis yung takbo ko, mabilis. Pasensya ka na kung mabilis. Pasensya na ako, kuya. Utang ano? Galing ah. Bigyan mo. Pati ang brakan. Yan mo siya. Nagahama ng away mo. Kung gusto mo, sa enforcer na lang tayo. Sa enforcer ka, sa polis na lang tayo. Tayo, tayo, sa tao. Ay, ba't tumay dala po kayo? Kita ka usap, siya ka usap. Takina, guys, kayo. Papayag kayo. Kasama nyo asawa nyo. Gaganunin sa harap nyo. Jeez! Matapang ang bola ng Dragon Ball. Usama, sa polis tayo. Takina. Ano kaya ang sasabihin ni Ato dito? Panoorin natin. Minura na. LTO, baka naman pwedeng pa-review. Ayan na. Okay ba yung ganyan, LTO, na may lisensya? Yung mga ganyang klaseng kalbo, HPG, PNP, barangay hall sa Purok Dos, or kung ano man, kung ano mang sangay, ang pwede, baka naman pwedeng pa-check yung nangyari. Kasi puto na, hindi safe yan, oh. Legit. Diba? Delegado yan. Diba? Delegado yan, oh, puto. Nanugod, may dalang armas. Sobrang delikado ho niyan. Ayan o! Ayan o! Ayan o, may video na bumunot! Diba, puta, bumunot! Bumunot ng buhok! Kahit wala siyang buhok! Saka lang eh, no? Isa yung itsura na itong mga hayop na to. Isa yung itsura? Parang ganito? Ang tibay! Mula pa nung 2020. New character, Adel. Ginawang karakter sa Mortal Kombat, yung naka-block pa kapag ano, kapag hindi pa na-unlock. Nung 2021 na uso yun eh, diba? Tapos ulit-ulit na, 2022, 2023, may mga sumusulpot na gantong patanga-tanga sa kalsada. Tapos iisa yung itsura nila. Baka kasi organization sila, kaya sila pare-parehas ng ulo. Sila na ano na napapanot na o kaya kalbo na nakasalamin na po na parang gago ang kalbundos naman nito sa mga babae eh yung mga maliliit na babae na may kakaibang hugis ng katawan na iba utang ina literal na gasolang puta. Diba kung sa ibang bansa meron sila nung Karen na meron din naman tayo dito nun sa Pilipinas yung... dito sa Pilipinas mangboy ang katumbas ng Karen. Yung babae nga na iba yung hugis na ang daming sinasabi tapos ganito ang kapal yung sinelas na ingrat at marami sinasabi. Kaso dito sa Pilipinas, ang meta natin dito ngayon, eto, mangboy! Puta, mangboy. Sabi sa inyo, guys, eh. Na nakasalamin na sobrang siga sa kalsada. Isa lang na sinisigurado natin, na panigurado, sigurado, yung mga ganitong mangboy na panot na nakakalbo na, na sobrang siga sa kalsada, na kung bakit ganito kasiga sa kalsada itong mga hayop na to. Panigurado, may kumpare to, or may dikit to na nasa mataas na posisyon, or nasa posisyon, or nasa katungkulan. Kaya, di ba? Kaya ganito na lang. Utang ina guys, ayita niyo yung pinasok na clip. Utang ina yan. Nilato-lato yung ano. Ganun-ganun yung poses, oh. Utang ina. Kasiga to mga hayop na to. Diba? Matik yan. Sagad sa kumpare sa binyag yan. Minsan nga. Minsan may mga ganyan mga Pinoy, no? Minsan nga. Kakilala lang ng kakilala lang ng kakilala lang nila yung nasa posisyon. Pero kung mag-angas sila, sagad-sagad na. Putang ina. Tag nyo guys kung sino yung mga ganito.
na kung sino lang may kakilala na may kakilala na may kakilala na may posisyon lang, sobrang angas na. Marami niyan dito, guys. Ay, may kakilala si kumparing ano dun. Anong ina mo? Di ba, na Quezon may kakilala, may kumpare. Kung mga stigo sa kalsada, ganyan na lang, di ba? Sobrang siga. Wala kasing chumicheck eh. Diba? Pero pag may chumek dyan, putya, GG yan. Ang sarap lang siguro, no, sobrang satisfying siguro sa atin yun, no? Yung may lalabas na naman na ganito, may mapapanood na naman tayong ganito na napapanot, na nakakalbo na nakasalamin, na sobrang siga yun naman sa kalsada. Tapos, bayag lang dala niya, bababa sa kalsada, yung kaaway niya, tinted yung sasakyan. Tapos, pagbaba ng binta, nung kakastiguin niya, sige, gumatos pala. Ano? Sige! Pero seryoso, malamang uulanin na naman tong comment section ko ng mga kakamping na nasa fantasy world na walang alam sa realidad ng buhay. Sa fantasy world na puta. Magsisi-comment na naman yan dyan. Ba't kinokontent nyo pa? Hindi nyo ba alam? Sobrang affected yung mental health niyan kapag pinapa-viral nyo siya sa ganyang way. Ah! Wala tayong magagawa. Kailangan eh. Sayang yung ads. Inasayang yung kita. Legit. Kailangan eh. Diba? Para hindi na pamarisan. Napapaya, so be it. Diba? Yung mga nagtatanga-tangaan sa kalsada na ganito, napapaya sila pag kinakastigo namin, so be it. Para hindi na pamarisan, para hindi na gayain. Tama. Power. Ano naman, alam kong may utak ka. Mapapaya siya sa subdivision niya, magmumukha siyang tanga. Or sa opisina na pinapasukan niya, magmumukha siyang tanga. Uy pre, mukha kang tanga dun sa Facebook ha. So be it. Consequences yun ng wrongdoings niya. Diba? Hindi naman na siya bata. May utak na siya. Nasa susunod, huwag niya nang uulitin. Ngayon, kakalat, magte-trending, mag-viral. Diba? Ngayon yung mga tao, magiging cautious na sa pagkilos nila sa public na lugar, lalo sa kalsada. Diba? Ayoko. Ayun guys, ang pinupunto lang dito ni Ato ay para iwasan nyo yung mga ganitong tao na nasa content niya. Ayoko magtanga-tangahan. Magiging memes ako. Oh, diba? Kung content ako, mapahiya ako. Oh, diba? Mababawasan yung tanga. Eh, yun lang naman gusto natin, mababawasan yung tanga. Tsaka yung ads, syempre. Pag ginagawa namin ito, may ads to, syempre. Galing. Ayun yung bahay. Ayun yung bahay. Ayokol! Matapak! Galing. Para maging kasangkapan, para mabawasan yung tanga. Diba? Ikaw, gusto ba ng tanga? Ayaw mo rin. Puta yun na guys, nabawasan na yung tanga, kumita pa yung mga content creator. Ang tindi. Diba? Kailangan natin gamitin itong kapangyarihan na meron tayo dito sa social media para mabawasan yung tanga. Diba? Nakakasar kaya yung tanga. Diba? Ano sa mamamagitan na itong social media? Tanga na guys. Simula ngayon, bibilangin ko yung tanga na sinasabi ni Ato. Kahit pa paano, mababawasan natin yung mga isa. Tanga. Alright? Mapapahiya. Makontent eh. Na-content ni Ato. Na-content ni Nino, ni Chairman. Na-content ni Nico David. Na-content ng kung sino mang content creator na content. Tama. Affect on mental health, yung pamilya. So be it. Diba? Para matuto. Consequences yun ng mga maling decision niya sa buhay. Diba? Siya yung mali dun. Bakit? Nagalusan ba yung sasakyan niya? Hindi. Malamang kinot siya. In-overtaken, siningitan. Nasaktan ba siya? Nagalusan ba siya? Nasaludsud man lang. Nagasgasan man lang ba yung sasakyan niya? Hindi. Diba? Hindi. Na-offend lang siya. May tama. Kaya para babain niya pa, kasalanan niya na yun. Katangahan niya na yun. Dalawa. Yung pamilya niyan? Maapektuhan yung pamilya niyan pag ganito na pinapaviral mo yan. Maapektuhan yung pamilya niyan. Anong gagawin? Paano yung pamilya nung susugurin niya gamit yung armas parang niya? Bumaba na sasakyan eh. May bumunot eh. Despair eh. 5 minutes pa. Buta bumunot ng ano eh. BOD. Naka-BOD na eh. May dalang blade of despair eh. Diba? Sinugod niya. Paano yung pamilya nun? Kung sakaling nagka-pisikalan talaga. Paano yung pamilyang may iwan nung sinugod niya may dala sa kalas? Paano? Paano yung pamilya nun? Total, nasa usapang pamilya tayo. Paano yung pamilya nun? Wala. Makikisimpatsa lang pag may nangyari ng hindi maganda. Makikisimpatsa lang pag may nangyari ng hindi maganda. Pero yung to prevent, di ba? Ayaw mo makiisa, di ba? Kasi ito yung mapapahiya siya. Maliit na bagay ito compare dun sa posible niyang magawa dahil nanugod siya na. Legit. Maliit na bagay ang pagpapahiya dito sa social media. Kaysa pag putang ina, may taga ka na dito, may tama ka ng bull dito. Isipin mo na lang guys, di ba?
ng may armas, yung mapahiya siya, yung maging lesson to sa kanya, at sa iba pang makakapanood na huwag kang tangat, huwag kang nanunugod basta-basta kapwa mo, ang laking bagay nun. Diba? Yung mental health mo, saka yung mapapahiya, puto yung inamalay ko sa'yo, masyado kang sensitibo. Ang bilis mong ma-offend, iyakin ang puto. Mapapahiya siya o mapapahiya talaga siya. Kasi bakit yung ginawa niya na yan, ka-proud-proud ba yan? Sagot ka puto ng ina mo, ka-proud-proud ba yung ginawa niya? Hindi, diba? Mapapahiya talaga siya. Kahit ikaw mismo, na ikaw na kukontra sa akin, kung ayaw mong mapahiya, hindi huwag kang tanga. Again, sa mga nagmamanin dyan, sa mga araw-araw na nakikipagsapalaran sa kalsada, nagmamaneho, mapamotor man yan, sasakyan, mapapublic vehicle or private vehicle yan, di ba? Nasa Pilipinas ka, wala ka sa Amerika, ha? Nasa Pilipinas ka, lubak-lubak, basag-basag, durug-durug yung kalsada, tap yung traffic enforcer, nagpapatraffic palalo, yung stoplight sirasa. Taka na guys, yung traffic enforcer, nagpapatraffic palalo. Legit. Kaya di mo alam kung go na o stop pa. Yan tayo yung mga ano, traffic enforcer dito sa Bulacan eh. Kalsada yung fucked up yung buhay kalsada sa Pilipinas. Lahat tayo nagmamadali, di ba? Kasi meron tayong may kanya-kanyang trabaho na may maliit na sahod. Na pag na-late tayo, kaltas. Lahat tayo nagmamadali papasok or pauwi. Magkakasingitan talaga, may mga kakat talaga. Magkakagitgitan talaga, pero as long as hindi tinatamaan yung sasakyan mong sinasakyan, hindi nagasgasan, or hindi ka nabunggo, hindi ka nagkabungguan, gano'n na lang yun, oh. Yan, tapos, di ba? Yun, o kaya, pusinaan na lang yun, pero yung bababain mo pa, hindi siya worth it eh. Taki na bababain mo pa, sayang lang yung oras, late ka na nga, lalo ka pang na-late sa pagbaba mo, tanga ka. Yung bababain mo pa, hindi siya worth it. At isa pa, sobrang delikado. Paano kung bumaba ka, sobrang siga ka kasi may kumpare ka? Puta, pagbaba mo, pinawalan ka ng arma light. Ayun lang dala mo, pagbaba mo, di ba? Pagbaba ng bintana ng kaaway mo, puta na may peng-peng, biglang pinag-peng-peng sa ulo. Wala na, kwento ka na lang. Home sim. Diba, dating mabait ka, mabait ka naman yan, sayang. Di ba? Hindi worth it, promise, hindi worth it. So, kwento ka na lang. Bababain mo, di ba? Paano pagbaba mo yung aawayin mo, tinted yung salamin, pagbaba, punta na may peng-peng, sinegenski lang ka bigla. Wala ka na. Kwento ka na lang. Di ba? Gets mo? Legit. Ang ito mo eh. Ah, sa mga naganap naman dyan. Ayun, nag-promote na ng sugal. Tama na. So yun guys, hindi tayo mag-promote ng sugal ngayon. Siguro sa next vlog natin. Gago! Let's go!